Magandang araw na naman sa inyong lahat, mga ka-J-lovers. Nagbabalik muli, Giovanni B. So, may dinala sa atin na i-try daw natin ayusin. So, itong Megasonic. So, problem nito ay no power. So, wala siyang display. So, yan ang alamin natin mamaya. Let's get started. Bali, ito, may DC input pala to, 12 volts. So, ang kailangan niya daw ay 5 ampere. So, nakalagay doon. So, problem nito dito sa power supply, i-check natin yung power supply kung ano ba yung dahilan ba't pala tong power. So, wag sana yung IC nito kasi yung IC nito ay ibang part number. So, mahirap hanapin. Pag tinamaan yung IC na ito, so gagawa natin ng paraan kung tinamaan yung IC. So, may mga paraan tayo para malaman kung IC talaga yung tinamaan. So, yan yung part number niya, DK124. So, iti-check natin muna yung mga parts dyan bago natin mag-proceed kung talagang IC ba yung tinamaan. Pwede kasi yung diode, pwede kasi yung coupler, pwede yung capacitor, o ano pa man dyan, pwede yung tinamaan dyan. So, malalaman natin mamaya yan. So, i-plugin ko muna, ititest ko muna yung output nito. So, titingnan natin kung ilang volts. So, hindi ko kabisado kung ilang volts yung out nito kasi wala siya nakalagay. May posibilidad kasi pwedeng 12, i-drop down niya kasi may dalawang battery dyan siya. So, chargeable, malamang sa malamang itong battery na ito pwedeng 6 volts or 8 or dalawa kasing lithium to, pwedeng umabot to ng 8 or 7, or pwedeng naka-parallel yan na 3.7 o 4.2, mga ganyan. So, tinis natin, wala siyang out. Walang out yung, ano natin, power supply. So, ibig sabihin, sa power supply yung problema. Chinik ko naman yung fuse, okay naman yung fuse. So, walang problema sa fuse. So, tanggalin ko to, tapos check natin isa-isa muna para malaman natin talaga kung saan yung problema. So, titingnan natin. So yan, buksan lang natin muna to. Yan. So una ko muna i-check kung may tira yung capacitor, yung filter capacitor sa primary. So baka kasi meron tira yan, baka ma electric shock tayo dyan. So mas maganda nang natest natin yung filter capacitor para sigurado tayo. So, check muna natin yung filter capacitor. So, wala naman tirang voltage. Pwede natin siyang hawakan. So, next naman natin, i-check natin yung diode siguro. So, chinik ko yung capacitor. So, wala naman shorted tayo na didetect. Check natin tong diode kung sira ba to. Mukhang hindi naman siya mga ka-J-lovers sira. Pero masigurado nito mga ka-J-lovers ay try natin siyang tanggalin. Tapos i-actual na siya natin i-test. So plugin natin ulit. Drop siya. Bali 1 point parang 1 plus lang. So meron tayong 231 volts AC. So test naman natin filter capacitor sa DC. Nasa 300 volts, 306 volts. Ibig sabihin, pumapasok yung supply. So 1.2 volts lang yung output. So para malaman natin, i-actual natin siyang i-test yung diode. Tanggalin natin yung diode. I-actual natin siyang i-test. When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're
So, check natin yung diode. So, set natin sa diode sign para sigurado. OL. Tapos 0.3. So, ibig sabihin, okay pa yung ano natin, yung diode. So, balik lang natin, okay naman yung diode, wala namang problema. So, next naman natin ay transformer siguro, coupler. Yan, check din natin yan, pati yan. So, check lang natin yan, lahat, yung mga posibilidad lang. Yung coupler, yung diode, na-check na rin natin. Yung transformer, i-check pa din natin yan. Yung capacitor, dahil normal naman yung voltahe niya, dun sa primary. So, hindi na siguro natin i-check yan. Mukhang okay naman. Bale, check natin tong transformer. So, mukhang okay naman yung transformer. Dahil sa okay yung transformer natin, so, ikabit natin ulit ito. Tapos, check pa tayong ibang mga component dyan na may mga posibilidad na pwedeng tamaan. So, next natin, siguro coupler. So, kabit ko lang itong transformer, tapos tanggalin natin yung coupler, tapos test natin. So, bali, ito muna ang ginagamit kong multimeter kasi lowbat pa yung multimeter ko dyan. Kaya, ito muna ang plug ang ginamit ko. So, nakabit na natin yung transformer. Niresolder ko na. Bali, next natin ay tanggalin ko muna tong coupler tapos i-check natin na maigi. So, tingnan natin kung hindi ba to sira. Kasi pag sira na to, kaya siguro nagda-drop yung supply. Pero, i-check pa rin natin kung okay siya. So, bali ang gagamitin natin na pan-check ng coupler, minsan ginagamit ko yung analog para mas maganda kasi ay high range ko o isiset ko sa pinakataas na range para ma-detect ko kung may leak yung coupler natin o grabe yung pagka-leak niya. May leak talaga yan, konti lang, pero hindi grabe or may shortage, so malalaman natin yan. So, naka-high range na tayo, so check natin yung coupler. Okay. So, okay naman siya mga ka-G-lovers, wala naman problema, so hindi naman shorted, hindi rin naman grabe yung leak, may leak talaga ng konti yan. So, okay naman, so balik lang natin ulit. Dahil sa na-check ko na rin ito mga ka-G-lovers yung, ano, yung diode natin, na-check ko na rin yung coupler natin, so malamang sama naman, okay naman yung capacitor, hindi naman lumubo.
Saka umaabot naman sa 300 plus yung voltage ng filter capacitor natin sa primary. So, may posibilidad mga ka-G-lovers ay siratong IC. So, itong switching regulator IC natin baka sira. Dahil sa wala ako tayong pampalit nito, so may paraan tayo nito. So, lagi ko naman itong ginagawa mga ka-G-lovers na ganitong paraan pag wala ka talagang parts na pampalit. So, no choice tayo. So, gagawa natin ng paraan ulit ito. So, tanggalin ko na muna itong IC para hindi ko maging komplikado. Dahil sa sira itong IC mga ka-G-lovers, ay ito na lang yung gagamitin natin, itong forward module. So, susubukan natin, ito try natin kung kaya ba natin pagganahin gamit itong forward module. Mas maganda kasi ito, medyo mas matibay ito kisa siguro dyan sa switching regulator na nakalagay dyan. Pero kung ako papipiliin, mas maganda pa rin kung transformer type siguro. Mas malakas at mas matibay. Pero hindi naman kasi regulated ang problema ng ng mga transformer. Minsan may konting hissing sa mga ibang amplifier. Minsan mayroong konting ugong kahit nakadrop na lang yung volume control. So, dyan lang yan sa mga imitation amplifier. Minsan, ganyan yan. Pero okay na rin yung ganitong power supply kahit hindi transformer para sa amplifier, kahit switching mode. Kasi ang advantage naman ng ganito ay malinis yung yung voltahe mo dyan o yung current mo kasi regulated. So, tanggalin ko lang itong IC para masimulan natin na paglagay ng forward module. So, medyo mahirap talaga pag mga ganitong yung wala kang pangpalit na parts. So, napakahirap talaga yan. So, wala kang magagawa kundi ganito, magko-convert tayo. Ito yung IC na sinasabi ko kanina na wala tayong pangpalit. Itong DK1 to 4. So, wala tayo nyan available. So, ang gagawin natin ay proceed na tayo dito sa 4-wire module. So, ang iba, karamihan ay kabisado na to kung paano siya ikabit. Basta, pag binili nyo naman to, mayroon naman tong kasamang diagram kung paano nyo siya gamitin. Yung black nyan ay sa ground o sa negative. Tapos yung red para sa drain. Tapos yung blue ay para sa negative sa secondary na yan. Tapos yung yellow ay para sa positive sa secondary na rin yan. Itong black and red sa primary re. Yo, sa primary re yan. So, kinabit natin sa ground yung black. So, doon yan sa may capacitor ko kinabit, sa negative ng capacitor. Tapos, yung red ay sa drain. So, hanapin mo yung drain nito. So, hinang ko muna yung coupler para hindi komplikado. Tapos ito, sa drain. So, paano ba natin malalaman sa drain? Yung IC na may papunta dun sa may transformer, yun. Yun ang drain. So, dyan natin ikakabit yung kulay red. Yan, dyan natin siya ikakabit. Tapos, next naman natin, sa secondary tayo. Sa secondary naman, yung kulay blue, kabit natin sa negative. O hanapin natin yung negative dyan, o ground, o yung G and D, ground. Tapos, yung yellow para sa positive, o B plus, kadalasan nakasulat. So, yan yung connection natin. Yung kulay black, sa negative, nakalagay o sa ground, dun sa may filter capacitor. Tapos, sa drain, yung red. Next natin, sa secondary tayo, yung yellow naman ay sa ground, kabit natin. So, meron naman itong diagram pag binili nyo yung 4-wire module, may kasama yan kung paano siya gamitin. So, hanapin natin yung ground. So, ito yung ground, no?
Hanapin mo yung filter capacitor, yung may guhit na ano yan rin yung ground. So may nakatag na pala, ito yung ground, so dyan natin ikakabit yung ground. Tapos sa kabila naman yung B plus o BCC or positive natin, so dyan natin ikakabit yung kulay yellow. So pagkatapos natin itong ikabit, iseset natin yung voltahe. Siguro dahil 12 volts yung input na nakalagay dun sa likod, yung para sa DC. So try natin sa 12 volts. So tingnan natin. Pero iniisip ko, dahil wala kasi itong nakalagay dito kung ilang volts yung out ng supply. So baka 12 volts siguro to. Pero napapaisip ako, baka rin hindi. Kasi yung may dalawang battery na parang lithium, hindi ko alam kung naka-series o naka-parallel. Kung naka-series siya, so malamang sa lamang, may posibilidad na nasa 8 to 9 volts yung voltahe niyan na pwedeng gamitin. Or kung naka-parallel naman, bali 4.2, siguro mga 4.2 to 5 volts yung supply niyan. So hindi natin alam, hindi ko kasi binaklas yung battery. So ang gagawin natin, try ko muna siyang isit siguro sa 12 volts. Kasi baka 12 volts na rin to, mayroon na siya din sa may amplifier ng DC-DC, step down o back converter, mayroon na sigurong back converter para matama dun sa supply niya. O ma-charge na rin yung battery. So pwede mangyari yan. So iset ko na lang siguro to sa 12 volts. Yan. Kabit ko lang to para hindi na tayo maghawak. Set natin sa 12 volts tapos salpakin natin. Ilagay natin, testingin natin kung okay na ba yung tunog. Okay na yan. Tapos plugin natin. So plugin lang natin. Yan, kumuha ako ng pampihit. I-adjust natin yung voltahe. Yung kulay yellow dyan na parang adjusta. Nasa 4.0 plus volts tayo. So, ipihit lang natin to. Paunti-unti lang. Wag lang biglaan. Kasi baka sobrang tumaas yung voltahe. Ma-over voltage yung capacitor. Pumutok. So, unti-unti lang. Padahan-dahan lang. So, yan. Nasa 6.9 na tayo. Seven. Eight. Nine. So, mga 12 lang. Yan, mga 12.1. Pwede na siguro yan. So, dahil nakuha na natin yung voltahe na gusto natin na ipalabas dyan, na-set na natin. So, try natin siya ikabit. Ibalik natin muna dun sa amplifier. Testingin natin. So, tinanggal ko na siya. Bali, kabit ko lang muna ito mga kajilovers. Tapos, testingin natin. So, insulit ko lang muna siya tapos testingin natin, tingnan nga natin kung gagana na ba. So, yan ang mga kagilovers, nag-power na siya. So, kita nyo naman, pumower na siya. Naka-auxiliary. So, tangrayin natin siyang patugtugin kung okay naman sa tunog to. May ilaw ka mong 12 volts. Diba?
Para sa? Karan. Karan watts. Karan? 8 watts. Karan, ano yung watts yan? Atal botsan? 4 watts sa 8. Ha? 4 watts sa 8 watts. Ang 8 watts, karan. Muna nga ni boss ang 8 watts ta? 8 watts mangura no? 8 watts mangura no? 8 watts na? 8 watts mangura no? Akala ko mga ka-G-lovers ay okay na, pero umiinit tong ano na to, yung resistor na yon. Grabe kong umiinit. So hindi ko alam talaga, baka na overvoltage natin. So ang gagawin natin, gagawa natin siya ng paraan muna. So bago ang lahat, bago tayo mag-proceed doon, so tiningnan ko itong maigi. Baliktad pala yung design nito. Yung red ay para sa ground, tapos yung black ay para sa positive o sa BCC natin o yung pinaka-positive natin. So baliktad yung color coding nito. Buti na lang ay tiningnan ko ng maigi para sa next kong gagawin. Kasi kung hindi ko tiningnan to na maigi, magkakamali ako, baka makasira tayo. So buti na lang tiningnan ko to ng maigi. So tingnan nyo maigi o, positive yung black. So bali, ano muna natin to, i-plug in, tapos check natin talaga na maigi kung talagang yung kulay red ay para sa negative at yung black ay para sa positive. So hindi ko muna siya ni-reverse. Negative 12 volts, tama nga talaga, balik na rin natin. So positive 12 volts to. So ibig sabihin, tama talaga yung diagram dyan, nakalagay na nakasulat na ang positive ay kulay black, hindi kulay red. So negative yung kulay red, positive yung kulay black. So may gagawin tayo dito dahil umiinit na masyado yung resistor pag nakarekta tayong 12 volts, tapos gagamitin natin, umiinit yung resistor. So duda ko baka naka over voltage tayo. So may gagawin tayong paraan, ituturo ko sa inyo. So siguro taasan ko muna siguro to ng voltahe, mga 12.5, 12.9. So taasan muna natin siya. So bali yan ang mga ka-G-lovers, nakasit na tayo sa 12.9. So ano ba yung gagawin kong paraan nito para hindi masyado uminit na yung resistor? So ang gagawin natin, itatap natin dun mismo yung ano, yung pinaka-supply sa DC input natin para 12 volts kasi yon. So ito kasing input na tong ito, nilalagay ko dito. Hindi ko alam talaga kung 12 volts yan kasi wala naman nakalagay dun sa power supply natin kung ilang volts. Kasi nung tinesting natin, masyadong uminit yung resistor, napakainit yung resistor. So, pero tumutunog siya, medyo mainit lang yung resistor, baka hindi tumagal, masira yung resistor. So, ang gagawin natin ay ito. Mayroon tayong blocking diode na gagamitin. So, mga 3 ampere tong diode na to. So, lalagay ko to dito sa may DC jack natin, sa input ng DC natin. So, yung gitna niyan, yun yung positive. So doon natin ikakabit to. Suldahin lang natin. So ang purpose ng diode na yan mga ka-G-lovers, para hindi pumasok sa 4-wire module natin in case na gamitin to sa battery o ano man na power supply na DC gamitin nila. So para safe, ika nga. Pero sabi na may-ari, hindi naman talaga ito ginagamit sa mga battery o ano naman na 12 volts. Importante sa kanila yung ito, isasak mo sa AC source o sa kuryente, tapos gagamit ka na lang. So hindi talaga sila gumagamit ng DC dyan. So, ito, pinutol ko yung black kasi yung positive to, ikakabit natin yan dyan sa may diode na kinabit natin. So mamaya ilalapit ko na lang yung camera para makita nyo kung anong connection yung ginawa ko. So lagyan ko muna siguro to ng spring cable para mas maganda.
So yan, kapit ko lang tong positive wire na to. Tapos nakalagay na rin dyan yung shrinkable tube natin, initin lang natin yan para humigpit. So ilalapit ko yung camera kung paano yung connection ko na paglagay ng diode para makita nyo, lalo lalo sa mga baguhan. So sa mga professional alam na to. Yan, ilalapit natin. Ito yung diode na nilagay natin. Kita nyo yung may guhit dyan, doon ko nilagay yung sa may gitna ng DC jack natin. Yan, tapos yung black na wire natin doon sa kabila naman, vice versa lang. So dahil baliktad kasi yung design ng power source nito, yung color coding, kaya yan yung ginawa natin. Ginawa natin talagang positive, positive yung black na. So ito plug-in natin. So gumana naman siya, okay na yung supply. So hawakan ko lang yung resistor mamaya kung uminit. But pag hindi naman, so rekta na yan, diretso na yan, matik na yan mga G-lovers, na okay na. So yun na mga ka-G-lovers, nag-power on na. So lagyan natin ng USB, testingin natin. So mamaya imamount ko na lang yan, hahanapin ko yung tamang piston ng pag-mount yan. Bali ito yung resistor na sinasabi ko sa inyo kanina, masyadong umiinit to pag nakarekta. So okay naman siya, hindi naman siya umiinit. So pag pinadiretso ko kasi diyan, nakadiretso yung ano, yung supply. So nakarekta yung supply natin na garing power supply natin na 12 volts, umiinit na masyado yung resistor. Pero pag dito, hindi siya umiinit, pati yung diode hindi umiinit kasi naka 12 volts tayo. So input niya 12 volts. So diyan ko na lang siya tinap na may ganoon tayong black and diode. Okay na. So next ko na lang siguro mga kagila ay harap ako yung tamang gusto ng power source. So so bali yan na mga ka-G-lovers, minount ko na siya na mayigig, dyan ko na lang siya nilagay para mayroon contra heat sink na tayo. So itong body magiging heat sink na. So nilagay ko rin yung karton nito ng power module bar kasi magigit yung ilalim, mag short. So yan na yung ano natin, connection. So sana mayroon naman kayo natutunan. Thank you very much sa lagi nyo pang subaybay sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyo.